TXT 96.1 1 FM. Sa Radyo Patrol, hatid ng City Government of Tarlac, sa pangunguna ni Mayor Christy Angeles. Live din po tayo sa Facebook page ng City Information Office. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok. Makakasama ninyo po kami mula 9 in the morning hanggang 10 a.m. every Tuesdays and Thursdays po yan, para maging updated sa latest happenings sa ating syudad at sa mga programang hatid ng ating butihing Mayor Christy Angeles. Ako po si Eliza Miranda, maghahatid sa inyo ng mga updates sa umagang ito. At makakasama po natin later on si Sir Hensel. And good morning po kay Mayor Christy Angeles and sa City Government of Tarlac po. So today po, it's a month of February, Love Month. So mag-comments lang po tayo sa Tarlac City Information Office regarding sa wish ninyo this February Love Month. Alright? Muli, isang magandang umaga sa ating lahat. At samahan niyo po kami ngayon, maghahatid po kami ng magandang balita mula sa City Government of Tarlac. And happy cold mornings po sa lahat ng nakikinig this third week of February. According to Pag-asa po, magkakaroon po tayo ng chilly mornings. So yung mga naranasan niyo po ngayon na cold mornings yan ay dahil yan sa third week of February po niyan ayon sa Pag-asa na magkakaroon. Alright. Ayan, makakasama po natin ngayon si Tang Mading. Good morning po Tang. Kumusta po kayo? Good morning sa iyo. Good morning ka dyan, good morning sa iyo. Ali. Ali, yeah. Kumusta po not, morning not, ninyo, Tang? Not Muhammad Ali, ah. Tang, kumusta po morning ninyo? Medyo malamig po ngayon. Okay, malamig na malamig ang simoy ng hanging amihan. Yes, maganda-maganda umaga po sa lahat ng nakatutok ngayon. Yeah. Dito po ako, kasama ko po si Tang Mading, ako po si Eliza Miranda. At hello po, good morning po sa lahat sa City Government of Tarlac po. At good morning kay Mayora pala, mag-good morning man ako kay Mayora, sa mga department heads, sa mga city employees, at kay Mau, kay Hensel, at sa lahat po ng mga nagmamahal na mamamayan ng Talakenyo na nagmamahal kay Mayora Christy Angeles. Tang, invite niyo po silang lahat na samahan po tayo ngayon 9 in the morning hanggang 10 a.m. po para maghatid po ng magagandang balita. Yes, kaya sa araw na ito, sa Radio Patrol, kaysa Radio Patrol ay makinig po kayo upang inyong malaman at mapakinggan lahat ng mga pangyayari na gaganap sa ating kapaligiran sa mga programa at proyekto ni Mayora Christy Angeles. At saka, importanteng balita ngayon. Yes. Yung balitang balita, yung coronavirus, yung COVID, yes, ano? Yes po, bago tayo dumako dyan, Tang, isang mabuting balita po. Yes, sige, pagpatuloy mo. Pasalamatan po natin yung Department of Interior and Local Government, Tarlac Province Office po, lalong-lalo na yung City Local Government Operations Officer po natin na si Engineer Robert Jola, yes, po, Jola, na siyang tumutulak at gumagabay sa City Government of Tarlac upang mas maging mas mahusay na pamamahala at panatilihin ang integridad at pagbibigay ng kalidad na serbisyo. Sa direktiba po niyan ni Mayor Christy Angeles, ang mga heads ng concerned departments na sa ilalim sa core assessment process ay dapat maging puspusan po yung paghahanda nila para sa mga magaganap na validation at mabusising proseso upang makamit muli ng Tarlac City ang Seal of Good Local Governance o yung SGLG. Ang SGLG po ang kauna-unahang natanggap ng syudad noong nakaraang taon dahil na rin sa maikting na pagsusumikap ni Mayor Christy Angeles. Ang mga department heads at mga kawaning ng City Government of Tarlac. Yan. Tang, ano po ang nagiging maikting po yung paghahanda ngayon dahil po sa pagsusumikap ni Mayor Christy Angeles
at mga department heads at iba pang mga kawani ng City Government of Tarlac para dun sa susunod po na SGLG para makuha po natin ulit. Laging sinasabi po ni Mayor Christy Angeles na ang tagumpay na ito ay dahil sa pagtutulungan po ng bawat isa. Yes, or, yung SGLG, yung zeal of good governance and local government and good governance. Yes, po, a seal of good local governance po. Na nakamit na po natin last year po, no? Dahil po yan sa pagpupursige, pagsusumika po ng pamahalang lungsod, collaborative effort po yan, sabi nga po ni Mayor Christy Angeles. Dito po sa Tarlac City, tayo po ay nagkakaisa. Dito po sa Tarlac City, tayo ay nagtutulungan. We remain as one team, sabi po niya yan lagi. We must, we should, and we must. Yes po. At saka hindi po madaling makuha po yung seal of good local governance na yan kasi may mga core areas po. Yes, financial administration po. Kailangan maganda po ang pagmamanage ng ating financial sa government. Disaster preparedness po. Lagi po tayong handa in terms of any sakuna or calamities. And then social protection po. Peace and order. Business friendliness na makikita po yan sa one-stop shop natin sa Bulwagan po. And competitiveness po natin. And environmental protection. Sa kalinisan po. Yan, number one po yan. And tourism, culture, and the arts. Speaking of one-stop shop, yes po. Nasa segunda, nasa Bulwagan pa rin. Yes sina, po. No, sina Lori. Andun pa rin po sila. Yes. No? Marami pa rin pong dumadagsa para po mag-renew ng kanilang permit sa Bulwagan ng City Hall. Nabigyan lang sila ni Mayora ng Christy Angeles ng hanggang January 31. Yes. Supposed to be na hanggang January 21, 20 lang yan pursuant to our revenue tax code. Pero because of the fiesta, walang pasok noon, holiday being Monday, kaya in-extend ni Mayora Christy Angeles to give way sa ating mga businessmen and mga merchants to pay the corresponding tax due to the city government. Tama po yan. Napakabuti po talaga ni Mayor Christy Angeles kasi in-extend pa po niya, no? Na ginawa niyang hanggang katapusan ng January 31. Pero up to this day po, nandun pa rin po sila sa Bulwagan, nagsiservisyo pa rin po sila sa mga tao. Ayan. And moving forward po tayo, napakasipag po ni Mayor Christy Angeles dahil pupunta po siya sa mga barangay po, di ba po? Imbis po yung mga tao po yung pumunta sa City Hall, siya po mismo po yung pumupunta sa kanila at nagbibigay ng mga serbisyo, mga tawag dyan, care. Ang tawag dyan, bringing the government closer to the people. Yes. Yan, yan ang ginagawa ni Mayor Christy Angeles. True. At nung nakaraang araw po, pumunta po sila sa barangay Lordestang. January 30 po yan, si Mayor Christy po at saka yung Angel Care team nila na halos 400 residente po yung nabigyan nila ng serbisyo na kailangan po ng mga mamamayang Tarlakenyo. Excited na nga rin po daw sila Mayor na at saka yung buong Angel team na pumunta pa sa mga ibang barangay. At tang lahat po yan, lahat ng barangay. Naka-schedule yan eh, yes, naka-arera. Tama po. So, tamang sabihin. Alright. At ito lang po is ilang services ng Angel Care ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program. Public service mula 2016. Muling mafe-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Free anti-rabies vaccine ang makukuha para sa inyong mga alagang aso at pusa. Angel Care. Hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mafe-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Aksyong legal ba ang kailangan? Free legal advice ay tanggapin ng walang alinlangan. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling mag-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City.
libreng medical at dental checkup na parang mapagmahal na yakap ni Mayor Christie. Angel Care hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christie Angeles. Alright, now moving forward po tayo. Tinalakay din po ni Mayor Christie Angeles ang iba't ibang mahalaga at napapanahong issue ngayon sa lungsod. Tinipon po niya yung mga sumusunod na pinamumunuan ng City Peace and Order Council, CPOC, City Anti-Drug Abuse Council or CADAC, City Disaster Risk Reduction Management Council or CDRRMC, Environmental Solid Waste Management Board or ESWMB, Local Council for Protection for Children of Children, LCPC. Yung naging sentro po ng talakayan nila is yung disiplina na siyang susi sa tagumpay ng implementasyon ng mga ikinasang action plans. Yeah. Mas mabagsik ang pagpapatupad ng batas po ngayon ang gusto nilang mangyari. Yung Upland Angel Disiplina muna na nakabase sa direktiba ng DILG po. Tapos tang, napag-usapan din nila yung lumabas na balita ukol sa unang kaso ng novel coronavirus sa bansa. At agad-agaran po nilang inihanda yung mga preventive measures para po sa lungsod natin. Kasi mahalaga po tong coordination meeting na to tang para maisakatuparan po yung mga itinakdang proyekto at pagbabago po sa lungsod. Tama. Present din po dun yung PNP, BFP, BJMP, 3rd Mechanized Infantry, DILG, CDRMO, City Social Welfare and Development, City Planning and Development Office, City Health Office, Public Order and Safety Office, POSO, Traffic Management Unit or TMU, City Environment and Natural Resources Office, SENRO, at City Veterinary Office. Hello. Alright. Angel Care Program, Public Service mula 2016. Muling mafe-feel ang Angel Care. Free anti-rabies vaccine ang makukuha para sa inyong mga alagang aso at pusa. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christie Angeles. Angel Care Program, Public Service mula 2016. Muling mafe-feel ang Angel Care's 17-in-1 program ni Mayor Christie Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Know your blood type. Sa free blood typing, nahatid namin. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at Mayor Christie Angeles. Beautiful she goes. Angel Care Program, Public Service mula 2016. Muling mapifeel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christie Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Less consumption sa free late birth certificate registration. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christie Angeles. Angel Care Program, Public Service mula 2016. Muling mapifeel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Christie Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Aksyong legal ba ang kailangan? Free legal advice ay tanggapin ng walang alinlangan. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Christie Angeles. Good morning! Muli, nakatutok po kayo sa 96.1 1FM Kaisa Radyo Patrol at kasama po natin ngayon si Sir Hansel Killing, head ng CDRMO para magbigay ng balita tungkol sa call of donations po kasi po malapit na po siyang matapos. Last day to send donations po is February 6. Sir Hansel? Good morning po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Tarlac City.
Magandang umaga po. Ali, no? Ayan, tama po yan, no? Sa February 6, o this Friday na po, ang first batch ng donations na dadalhin sa Taal Evacuation Centers. Well, pinipili pa po ni Mayor Christie kung saan po dadalhin, eksaktong lugar. Pero, kaya nga po eh, naghumihingi pa kami ng iba pang donasyon na pwedeng ibigay. I-limit lang po lang natin sa mga pangunahing pangangailangan lang ho. Tulad ho ng canned goods, mask, tubig. Kasi may under the 7-kilometer danger zone, hindi pa rin po makabalik. Mga evacuees po natin. Nasa evacuation center pa rin po sila. Kasi sa 7-kilometer danger zone, ito po yung talagang tinamaan. Maabo hanggang ngayon. At hindi po pinapayagan makabalik. Hindi pa rin bumaba ang warning. Bumaba na siya. Actually, nasa alert level 3 na lang siya. From 4 to 3. Kaya lang, kahapon, pumutok na naman siya. Naglabas pa rin po siya ng abo, may sulfur content na naman, may maliliit-liit na earthquake. So, hindi pa rin po talaga humihinto. Kaya, hindi pa rin po pinababalik yung ating mga kababayan doon na nasa loob na 7-kilometer danger zone. Kaya, yung mga yun, nasa evacuation centers. Kaya nga po, ang Tarlac City ay magpapadala ng tulong sa mga kababayan po natin doon through the donation drive na nilabas po natin for a couple weeks of now. Usok lang ang lumalabas. Yun nga. Hindi yung lava, kaya magma. Back in June. Yung pinatubo. Alright, copying some of mosquito net, diapers, sanitary napkins, then toiletries po, wag po natin kalimutan, yung sabon, panglaba din po, and basic necessities po nila, spoon and fork, mess kits, plates, yun pong non-disposable, non-breakable, and water containers nga po, sabi ni Sir Hansel, preferably 5 gallons with tap or drill po, para refillable din po siya. Brooms, dustpan, trash bags, walis tambo, walis tingting. You may send your donation po at City Disaster Service Reduction and Management Office, Emergency Operations Center at Calle Fausto and Perez Street in San Sebastian, Tarlac City. It's a 2-story red building near Gate 3. For queries, you may contact our Action ng Health Public Assistance Hotlines at 045-470-8647 or 0995-231-2411, 0921-930-0047. Again po, last day to send na po is February 6. So, don't forget po na tumulong po. City Government of Tarlac is calling for your donations para sa mga evacuees of Taal. Alright po. Update po sa coronavirus. Alamin po kung ano yung mga importanteng impormasyon na dapat malaman ukol sa kung ano-ano ang coronavirus, kung ano po yung sintomas nito, at kung papaano po maiiwasan ang coronavirus. Ang novel coronavirus po, nag-advise po kasi si Mayor Christy Angeles noong Sunday kasi po nagpapanik na yung mga tao dahil meron na daw pong confirmed case dito sa Tarlac City sa isa pong in-advise po niya na to please stay calm and do not panic po. As per Dr. Carmela Go, our city health officer has been coordinated with Provincial Epidemiologist and Surveillance Unit or PESU regarding the 5 foreigners and 1 Filipino confined in Jackson's Medical Center for Cough and Fever. Mga sintomas po, tsaka galing din po yata sila doon sa Hong Kong. Considered persons under investigation pa lang po sila and specimens has been sent na po sa kaukulang na mag-detect kung positive po ba or negative. So again po, wag po tayong magpanic. Stay calm. Wala pa pong confirmed case dito sa Tarlac. They're quarantined
because prior to Philippine entry, they had a layover in Hong Kong. Specimens were taken for testing to check if positive for coronavirus infection. Well, kahapon, narinig ko si Cecil na nagsalita doon sa radio program ng Provincial Capital na hindi kumpirmado yung mga Chinese na dinadyan sa hospital na yan. Hanggang ngayon, under investigation pa sila. So, they cannot confirm that there is really an existing COVID doon sa mga dalawang dinalang Chinese doon. Hindi totoo. Kung meron man lumalabas na confirmado, hindi po totoo yun. Yun po ang sinabi ni Cecil. Wala pong confirmed case, wala pong namatay, wala po lahat na nababasa nyo na pakalat-kalat po dyan sa social media. Wala pong katotohanan yan. So, wag po kayong maniniwala. Lahat po ng official na reports o official announcement ay nasa LGUs, lalong-lalo na ho sa DOH. Ang partner po ng LGU ng Tarlac City ay ang probinsya na kung saan ay pinamumunuan po ni sa ating young nurse po natin na sa epidemiology si Ma'am Cecil. Sila lang po ang mga magpapatunay ang mga totoong nangyayari. Nakakaawa po kasi yung mga pagpapasa ng mga hindi naman totoong mga balita. At kung sino naman po yung may gumagawa po niyan, ako po ay hindi po kayo nakakatulong. Ito po ay isang pangdaigdigang na problema na kung saan hindi lang po tayo ang tinamaan. Hindi po nakakatulong ang pagkakalat po ng hindi po tamang impormasyon. Ang dapat po natin ngayon ay ginagawa ay maging kalmado. At tiyakin lang talaga na malusog ang ating pangangatawan at marunong po tayong mahugas ng kamay. Kasi ito yung mga talagang pangunahing talaga na dapat natin gawin. Hindi po talaga dapat tayo magpanic. Kasi hindi po tayo makakapag-isip ng mga tamang paraan para ma-resolba itong mga nangyayaring ito. At saka hindi pa po talaga siya confirmed case. Suspicion lang po. Kasi itong mga suspected po natin, huminto lang sa Hong Kong. Nag-antay ng panibagong eroplano na papunta sa atin. Papunta sa Pilipinas. Hindi po sila galing sa Yuan, hindi po galing sa Hubei. Isa pinaka-major factor po talaga kasi, yung galing sila dun sa mga ground zero na lugar, na katulad ng Wuhan, tsaka ng Hubei. Natatandaan nyo, kasi yung mga unang death na naitala po natin, unang patay na naitala po natin under NCOV, is galing mismo sa Wuhan. Mm-hmm. Wuhan talaga po siya galing. At wala pa pong Pilipino na tinamaan sa buong mundo. Ha? Chinese lang. Puro foreigners. Nationals. Tsaka mostly Chinese nationals. Kasi sa kanila po talaga nagsimula. So ang sabi nga ang mga pangunahing mga questions nga namin doon. Paano siya talaga pwedeng pumasok sa Pilipinas in a sense na talagang Pilipino na yung tinamaan? Napakababa daw ng probability. Kasi nga hindi ang yung mga travel na close orders na yan. Ito po yung mga lugar na hindi talaga nasa ground zero. So pero marami lang talaga tataas yung persons under the suspicion of the NCOV virus. Kasi nga, nung nagsara po tayo ng borders, marami nang nakapasok. Tapos, yung mga yun, talagang i-monitor po natin. So, lahat po yun, in my perception, ito po yung mga talagang babantayan mo. Kasi nga, nagsara tayo ng mga borders po natin. At the same time, yung mga nag-travel naman na hindi naman galing dun sa mismo sa ground zero, tinamaan. Talagang dadami pa po yan. Nadami po yan in a sense na babantayan po at itetest kung talagang lumalabas po. Kasi ang pinaka primarily category nga lang ngayon is pag nag-travel ka dun sa mga meron ng mga lugar na confirmed cases, ang dami po nun. Tsaka yung chance na mga ganun po na makapasok po daw talaga siya sa atin, napakababa. Kasi nga wala sa ground zero. Sinara lang po natin yung borders natin dun sa mga meron ng confirmed case katulad po ng Hong Kong, Macau, Korea. Nakasara po tayo dyan. Hindi naman nakasara in a sense na hindi sila pwede pumasok. Babantayan po talaga sila. Tsaka isa pa, mag-uso natin ipaliwanag ito. Yung lumalabas sa social media na sinisisi ang China, ang mga Chinese nationals sa pagkakaroon ng NCOV. Hindi po natin dapat sisihin ang mga ang China. Tama. Dahil kasi ang sakit. Dumada po yun kahit anong saan lugar. Ha? Hindi naman po nila ginawa yung sakit na yan.
Yan po ay natural na dumada po kahit sa mga tao, kahit na saan man sila national, no, di ba? Kahit na saan sila citizen, lumalabas po yan. Katulad na halimbawa, yung ASF, yung African Swine Flu, nanggaling yun sa Africa. Pero hindi ibig sabihin na sinisisi natin ang Africa sa pagkakaroon ng swine flu sa ating bansang Pilipinas. Hindi yung totoo yun. Kaya I would like to make this clear na huwag po tayong magsisiyan. Yan ay dumata po sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Sakit po yan. At pangalawa, buti at meron tayong mga scientists, mga eksperto na tumutulong para sa pagsugpo ng sakit na NCOV. Saka hindi na to bago sa Pilipinas. Pumasok po yung SARS. Yes. Yung MERS. MERS. COV. H1N1. Nako, ito po yung mga sakit talaga na doon talaga nagkaroon po rin tayo dito ng kaso. Yung MERS, Middle East Respiratory Syndrome yun, di ba? Pati natin sinisi yung mga Arabs. Lord Jelis, hindi po talaga naman dapat natin ginagawa. Hindi po nila kasalanan yan. Meron lang po talaga pagkakataon na tumalon yung sakit ng hayop sa tao. Na siguro, ganun naman po talaga nangyayari dun sa mga ibang sakit ay talaga nag-evolve, sabi nga po natin mga eksperto. At dati na hindi naman talaga tayo tinatamaan, at ngayon, medyo tinatamaan po tayo ngayon. Pero hindi na po bago to. Meron na po tayong SARS dati, like I said, SARS, MERS-CoV, H1N1. Hindi na po siya talaga siya bago. Ito lang po kasi talaga ang nagpapagrabe lang po talaga sa Pilipinas. Yung social media. Social media. Pinalalaki nila ang issue. Hindi po to bago. Hindi po siya at isang ngayon pa lang po natin naranasan sa ating bansa. Kaya dapat talaga maging kalmado lang tayo tang madingwa. Hindi naman po talaga dapat natin tinitingnan to na isang napakalaking trahedya at napakaraming dapat mangyari na kung saan ay dapat tayo ay magpanik. Wow. Tama. Ayan. Pagpatuloy mo na, Ali, yung pagbabalita mo sa mga... May balita ka ba dyan, Ali? Feeling ko marami. Mayora Cristy Angeles. Yung regarding po sa NCOV nga, yung pag-wear po daw ng mask. Actually, precautionary preventive measure lang po to para sa pag-spread ng virus sa bahay natin, tsaka surroundings. Pero hindi po talaga ito yung... Ako, may dala na ako. Pinaka-preventive method. That palakasin po natin yung immune system po natin talaga. First of all, drink lots of water po. Mag-vitamins na rin po tayo. At saka yung mga ina-advise po na mag-wear lang po ng mask is yung mga may sakit po talaga. Yung sana hindi po sila makahawa sa ibang tao. Mm-hmm. At saka meron nga pong kumakalat ngayon sa Facebook. Galing po sa... Department of Health po yata to. Yes. Dapat ba kong magsuot ng face mask? Sabi po nila. Oo, kapag may ubot sipon, respiratory symptoms, o nahihirapang huminga. Kapag may inaalaga ang pasyente na may ubot sipon or respiratory symptoms, oo daw. Kapag ikaw ay health workers na nag-aalaga ng pasyenteng may respiratory symptoms, oo. Sa publiko na walang sintomas ng ubot sipon or respiratory symptoms daw, hindi na daw po kailangan. Hindi sapat kasi ang paggamit ng face mask lamang. Kinakailangan gawin din ang iba pang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Importante ang hand washing po talaga. Paghuhugas ng kamay. Tama po yan. Paglilinis sa katawan. Hindi po ang sagot ay mask. Hindi po ibig sabihin pag bumili ka ng mask eh hindi ka na magkakasakit. Let's make that straight, ha? Kasi ang dami pong naghahanap ng mask na hindi ko naman po alam bakit, di ba? Pag may mask ka nga po, hindi po talaga kasiguraduhan yun na hindi ka tatamaan ng sakit. Hindi, kung walang face mask, pwede naman ang panyo eh. Tama. Ha? Kung panyo, pwede panyo mo, ano, kaya maghiwa ka ng, magtay ka ng sa tela, no? Tela para pantikip sa mukha mo.
pinakamagandang one nga po talaga, huwag kang pumunta doon sa mga matataong lugar. Malakasin nyo yung pangangatawan. Mag-ugas ka ng kamay. Ganun naman po palagi yan talaga. Kasi ang transmission po ng ating virus is droplet. Ibig sabihin na kung na po siya ng laway o ng, na umubo siya, nasingahan, ganun. Tapos nahawakan mo po yung lugar na yon o item na yon at pinahid mo po sa inyong mata, mukha, ilong, bibig, yon, may chance po talaga yon na makahawa po kayo. Pero yung talagang nasa hangin siya, umatsing at nasa hangin lang siya at doon siya nabubuhay at na langhap mo yung hangin na kanyang na singahan. Hindi naman po, hindi po ganoon, hindi po ganoon ang transmission niya, hindi po ganoon. So droplet lang. Ang virus is airborne. Hindi po siya airborne. Airborne, no? Hindi po siya airborne. Mga scientists natin na mag-invento ng aerosol against virus. Actually, meron ang di ba? Ang isa pa nga dapat din dinidingnan kung talaga medyo kan sila mabusisi. Yung mga aerosol sprays na sanitizer, pwede po 'yun. Kung talagang kailangan nito ng mga makatulong. Makatulong din na makatulong po 'yun. Oh. And COVID. And COVID. Yan. Sabi nga po ni Mayor Cristy Angeles, huwag po tayong magpapanik. At ang number one po natin gawin is to do preventive measures and mag-pray po tayo na hindi po mag-positive yung result. Tsaka mag-pray din po tayo na mawala na yung sakit na to na kumakalat sa ating bansa. Tama. Hindi lang po sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Tsaka, meron na rin pong ginawang preventive measures ang city government of Tarlac to ensure everyone in the city is safe. So, ipinag-utos na po ni Mayor Cristy Angeles ang pagbuo ng Tarlac City NCOV Task Force na agad nakikilos upang maiwasan ang pagkalat ng nakakabahalang 2019 NCOV o mas kilala bilang coronavirus. Ang naturang task force po yung mahigpit na susunod sa mga protocol at patakaran ng Department of Health at magbibigay ng full cooperation sa kanila at ibang ahensya ng gobyerno sa mga usapin ukol sa sikat na virus. Ipinag-utos ni Mayor Cristy na ang mga ospital at clinic dito sa syudad, maging pampubliko man o pribado, ay magbigay ng impormasyon direkta sa kanyang opisina o sa pamamagitan ng Action Angel Hotlines. Bilin din po ni Mayor na magbigay sa publiko ng ang City Government of Tarlac ng mga kaukulang mga advisory or precautionary measures. Kaya tumutok lang po tayo sa Tarlac City Information Office or Department of Health po na page or website. Huwag po tayong maniniwala basta-basta sa mga kumakalat na maling balita or fake news. Yes. Tungkol po to sa mga guidelines at saka ipinatutupad po ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat na sakit na sanhi ng coronavirus or pagkalat po ng wrong information. Kaugnay din po nito, pinapayuhan din po ng Ina ng Lungsod na maging kalmado ang lahat at magtiwala sa ginagawang paraan ng City Government of Tarlac at mga hakbangin upang mapigilan ang paglaganap ng virus at maging ligtas ang ating syudad sa anumang magiging negatibong dulot ng pagkalat ng coronavirus. Okay po, hinihiling din sa lahat ng Tarlacenyo na mas mataimtim pa yung panalangin na tayo po lahat ay magkaisang... Yes, yan ang importante yan, panalangin. Yes, humingi tayo ang tulong sa Diyos na sana at kay Kristo, Jesus na sana, hindi na ho lalago pa ito, hindi po darami ang sakit na ito, at hindi makaka-apekto ang mga tao, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Okay. Batiin lang po natin pang sumensel ang mga bumbati sa atin sa Tarlac City Information na page po natin. Good morning daw mga kaisa radyo natin kay Ali, Sir Hensel and Tangmading. Mabuhay po kayo. Galing yan kay Il Angelo Coelho Divino. Meron din nag-text sa akin eh. Ano, sabi nakikinig po ako sa inyo, sabi niya kay Mr. Leslie Lingat. Yes, good morning po. Hello po, good morning po sa inyo. Good morning po, Lingat.
Meron naman po tayo kay Mr. Alberto Bradenov Virtudazo. Sweet morning po sa ating lahat. Keep safe, be aware lang po tayo. Mataimtim lang pong dasal. Yan lang po ang magiging sandata natin. Manalig at magtiwala lang sa Diyos. Alam kong hindi po tayo pababayaan. God is good all the time. Yes. Pag-ibati raw kasama ni Leslie Lingat. Kasama ko Samantha at Miss Samantha at Miss Raquel De La Cruz. Yeah, good morning po. Nakikinig sila sa atin. Happy listening po. Salamat. Ramiro David, what na po update dun sa test results ng mga nasa Jackson? Salamat po. Wala pa po yung resulta, pinadala pa lang po sa RITM. Siguro for the next few days pa po natin malalaman 'yan. Pero kung ano on my opinion, ang sinabi talaga sa amin, malakas pa sa kalabaw. Yung mga tao na talaga pinakita sa amin. I'm very very confident na the results will be negative. Naging call lang po sila, naging preemptive lang. Baka naman nga naman kasi dumaan sila ng Hong Kong. Pero I'm not saying that it's positive or it's negative, but I'm confident that it will be negative. Kasi nakita po namin yung pasyente. Hindi po talaga siya, I mean, malakas pa sa kalabaw talaga. Walang talaga siya, nag-preemptive lang. Para may lang lumabas nga sa Facebook Walang sakit daw yung pumunta sa JMC. Ang sakit daw sinasabi, yung nag-aching lang at saka nag-aching. May mga case pa ang ganyan. Kasi nga yung paranoia, medyo sa paranoia ng mga ospital ngayon, talagang hindi na rin maganda. Meron mga kinukwento kahapon ang province, may isang pumasok daw sa isang ambulance, sa isang hospital, nilalagnat, sinisipon, inuubo. Pero nung nagsarado daw kagad, ganyan, inisinara, nag-lockdown. Pero nang talaga silang tiningnan pa nila ng mas mabuti, dengue case lang. Diba? O meron pang kaso ngayon sa Pampanga, yung mga inoobserbahan, nag-negative na, lumabas na yung results. Diba? I mean, this is very normal in a sense na kung meron na lang talaga tayong bagong sakit, na which is hindi naman talaga palaging lumalabas yan. Pero nagkaroon na po tayo ng MERS-CoV, ng SARS, ng H1N1, just to prove na kaya natin na itong lagpasan. I mean, hindi po ito bago. Kaya nga it's po not lang, fatal. Well, it's fatal in a sense na kung galing kang Wuhan. Kung hindi inaasikaso. Hindi ginagawa ng gamot. So, to think positively, this is just a disease that can be, malalampasan talaga natin. It will just took another test lang naman para ngayon. O paano kung nag-negative? Yung mga nagkalat ng mga hindi naman tamang impormasyon, ano naman sasabihin nyo sa amin, hindi naman kayo magsusorry, di ba? Pero always, ako talaga, dapat tingnan lang talaga ng tao ngayon yung mga tamang mga ahensya na nagbibigay ng tamang impormasyon. Kung nakikita nyo po, nagsesend o nagpapasa ng text, kita mo pa lang yung account, hindi na totoo, huwag nyo na kung pinagpapapansin yan. Hindi po nakakatulong yan, di ba? Ang health department lang ang pwedeng magbigay. Tama. Kasi dubious account kagad, fake account naman yung ginagamit, tapos kung ano-ano na naman yung pinagsasabi, naku, hindi huwag niya kayo maniwala dyan. Di ba, Ali? Tama po yan. Maniwala lang po sa trusted websites ang DOH po. Tumutok din po kayo sa Tarlac City Information Office. Bibigyan po namin kayo ng updates, mga Tarlacenyo. And again, babati lang po tayo. So, from Reyes, Nidera, Joel, good morning, Tarlac. Good morning po sa inyo dyan. Jeremy Arias Gado, update po sana dun sa pinaghihilalaan. Yun nga po, wala pa pong result. So, keep praying po, keep safe, and magdasal lang po tayo lagi. Galing naman po kay Calvin Manaloto, good morning, Idol Hensel. Idol din kita, Calvin! And Harlaster Pamintuan, good morning po sa inyo. Good morning! Idol na kasi kamumukha pa mukha ni si Pini Salvador. Yeah. Ayan, no? So, ito, meron si Casey De La Cruz.
Good day po. Sana maging mas aware po tayo at huwag basta-basta naniniwala sa social media. And please, ang mga nagkakalat kung ano-anong balita, hindi kayo nakakatulong. Madagdag pa kayo sa sakit ng ulo ng public. Just say, tama po yan. At talagang babalikan po namin kayo lahat po kayong gumawa ng hindi tamang impormasyon. Talaga kayo ha, hindi kayo nakakatulong eh. So, Sir Ansel, mayroon din pong nag-comment na si Karin Diaz, good day po, sana po walang hoard buying ng mask, bilhin lang po ang kailangan to give you chance sa ating kapwa Tarlakenyo na makabili rin. Prevention is better than cure, sabi nga po, diba? Oh, well, a good prevention way again is to wash hands, avoid crowded places, and at the same time, make yourself healthy. Yes. Ang mask po, hindi po talaga siya hindi naman siya sinasabing ko na primarily tool para hindi ka ma-infect, pero on the hoarding of mask, tinitingnan na po yan ng local government kung sino po dapat ang tinututukan po yan para hanapin po kung sino po yung nag-hoard at nagbebenta ng may kamahalan. Pero again, mask is just another tool. Hindi po talaga siya guaranteed na hindi kayo ma-infect. Again, hindi siya nagpapalis ng sakit. Pan talaga dito po yung maghugas po tayo ng kamay, huwag po muna buhugas sa mata. I mean, yung hoarding ng mask, sige po, ginagawa na po ng paraan po yan magmula po nung nare-receive po yung reports nga po. At sa mga doon naman po, sa mga nag-overpriced ng mask at ginagawa at tumetsyen po dito sa sitwasyon na to, na kung hindi po kayo tatantanan ng LGU po ng Tarlac City dahil mali po yung ginagawa nyo. Hindi po rin kayo nakakatulang. Para rin po kayo mga fake news makers. Kayo po ay mga overpriced na mga stores. Sa mga nakakasal, alam mo, pag mga overpriced stores yan, sigurado ako walang resibo yan. Pag wala akong resibo, hindi po yan nakarehistro. Pag wala akong rehistro, ibig sabihin po, wala pong business permit po yan. Kaya, antayin nyo lang po talaga ang mahabang kamay ng batas ng local government of Tarlac City dahil hindi po sila nagbibiro sa mga ganyang klaseng mga gawain. Ayan, Ali. Yes. Ang aga-aga kasi itong mga to. Ang dami-daming mga gustong mga ginagawang hindi tama eh. Advice, bawal sa batas ng overpricing. Oo, bawal. Yes, bawal na bawal po bawal yan. Bawal na bawal po yan. Advisable po ba yung washable na face mask na nabibili ngayon? Well, again, ang mask kasi, sabi nga po ni Dr. Ramos, ang former Tarlac Provincial Hospital, tatlong oras lang po ang face mask kasi naglalaway po tayo. Masosoiled na po yan. Papalitan mo dapat ng bago yan. So, come to think of it, for the next few days, bibili ka ng sampalutak. Kung pwede raw washable, kung pwedeng sabunin, linisin. Kung bumili, hindi. Disposable face mask po siya eh. Ngayon, kung tela naman, wala po siyang filter. And again, naglalaway ka rin po ulit. Magsosoil din po yan. So, papalitan mo ka rin. Okay, thank you po sa information na yan, sir. Mm-hmm. At ayon naman po kay Yevol Zork, maging mapag... For 8 hours lang yata eh. 3 hours nga lang, sabi nga nito eh. Kasi naglalaway po tayo dyan. Maging mapagmadsyag po tayo pero wag po to the point na maging paranoid. Just like what the host said, it's better na palakasin ang pangangatawan, magdala ng alcohol, at kung kaya ring umiwas sa public places, gawin na lang po. Hindi kailangan na 24/7 tayong magsuot ng mask. Ayan, meron pa dito. Si Teresa Layug Tan Ortiz. Going home by February 6th, Tarlac from Arizona. Arizona. Totoo po ba na may end cove na dyan sa Jacksons? Again, wala po. Persons under the suspicion. Ayan, talagang minomonitor po. PUI. Wala PUI. Person under investigation. Kasi hindi ko ginagawa investigation para police. Well, may suspected po, yung test po ipinadala na, again, wala pa pong results. At hindi po siya confirmed na end cove. Ang magsasabi lang po ng confirmation ay ang DOH. O, di ba? Nag-rhyme yung pinakang ko. That's my question and answer din po tayo dito. Are there any specific medicines to prevent or treat the new coronavirus? Meron ba tayo dyan? Yes,
To date po daw, there is no specific medicine recommended to prevent or treat the virus. Ang vaccine nga po, magkakailan pa ng trials, ganun, ganun. Kaya, so wala pong bakuna yan. Ang natitreat lang po ngayon is yung sintomas. Medyo magaling po ang Thailand kasi meron po silang nilabas na drug cocktail na kung saan eh, mga gamot po ito na talagang kinontrol yung sintomas para hindi ka naman maging bumagsak ang inyong pangangatawan kung ikaw ay COVID. Ang galing nga, ang Australia na isolate na nila yung virus at pinag-aaralan na ngayon kung paano pumupunta, kung paano nagtatransmit. So, everyone is working hand on hand. Lahat po nagtatrabaho para hindi po ito kumalat. Ako talaga dun sa mga taong talagang ginagawa nila lahat para hindi po ito kumalat, hindi po ito talaga maging problema, dapat dun tayo nakatutok. Yun dapat ang sinusuportahan natin. Diba? Hindi po yung mga fake news makers na yan. Alright. And meron din po tayo dito, pinapaalalahanan ang publiko na maghugas lagi ng kamay. So, from DOH to, lumayo at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing. Yan, importante po yun kasi nakaugalian po natin na bumahing, umubo, nang hindi po tayo nagtatakip ng mga bungangat ilong natin. Mm-hmm. And kung pwede rin po, umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon para hindi po kumalat yung virus. Uminom ng maraming tubig at sigarduhin luto ang mga pagkain. So, cook foods thoroughly po. And iwasan ng contact sa mga hayop. Kung magkakaroon mo ng contact sa mga hayop, maghugas pa rin ng kamay. And first and foremost is palakasin ang resistensya laban sa mga sakit. So, yung katawan pa rin po natin ang unang-una sa lahat na dapat nating palakasin. Ito ang pinakamagandang prevention natin, ang kumain ng prutas at gulay. At mag-take po tayo ng vitamins. Okay. Vitamin B1, B6, ang sabi nga ni Lawrence Lopez, uminom po tayo ng tamang vitamin C. Tulad ng 24 alkaline C. Okay ba yun, Sir Lawrence? Okay ba yun? dito, meron pa dito si Novinsky Novi. Here in Saudi Arabia, hanrab lang payo sa amin, mga medical personnel, kahit may MERS-CoV kami. Diba? I mean, hugas lang ng kamay ng hugas. Hanggang mapudpud ba yung kamay? Baka naman sa sobrang kwan. Yun ang sinunod natin. Sobrang kwan talaga. Nininininis talaga. Ini-scoba nyo pa yung kamay nyo. Yung pala, dagdag ko din pala. Sabi rin po pala ni Madam Cecil, ating epidemiologist. Kung pwede rin po natin maghugas hanggang sa siko. Hanggang siko po ang paghuhugas ng kamay. Paghuhugas ng mga doktor. Makahandrab na nga ang tawag nila. Well, it's a good precaution. Maghuhugas ka na rin man lang ng kamay, isama mo na hanggang siko. Di ba? Para imbis na mapumila ka for mask, magkuhan ka na lang, magsabong ka na lang hanggang siko ngayon. Di ba? Tama ba yun, Namading? Ayan. Paano pa? Siguro pwede hanggang kilikili. Bakal nga sundin na nga nila hanggang kilikili. Ay, maligo na ho kayo pag gano'n. Mahirap na po maghugas ng kamay. Pang sinasama nyo na ho hanggang kilikili, maligo na lang ho kayo. Mas maganda pa, di ba? Pero syempre, on a daily, in a daily basis, huwag naman po kayong maligo na. Mabawala yung BO. Tsaka ang hirap maligo ngayon, Tangmading ha, ang lamig po ngayon ha. Sabi po ng Pag-asa yan po ay, diba? Matagal ka pang magpapainit ng tubig, Tangmading, kasi hanggang third week pa daw ng February yan. Aangat pa ng onti pa daw yan lamig na yan. So after third week po ng February, dyan po bababa. Dyan po ibig sabihin, dyan na po iinit ulit. So ngayon habang lumalamig po, walang lamig pa po yan. Ayon naman po kay Kim Felipe, nagpapabati rin po. Good morning. Pabati po, Arkile Pena, na nakikinig at nanonood po sa inyo. Salamat po at sana po the next few days may result na. Opo, wala pong problema yan. Nasa RITM na po ang test results at inaabangan na po natin doon. Yes po, huwag po kayong mag-alala dahil po
update po kayo ng City Government of Tarlac po, pwede rin po kayong tumutok sa Tarlac City Information Office para sa mga updates regarding po sa Tarlac City. Yes. So, tinan mo to, saktong-sakto, finorward ng aking wifey. Wow. Oh, diba? Meron, ewan ko akong, exactly 2 a.m. tomorrow, may suspected NCOV na daw dito sa isang hospital natin na naman dito at tinransfer daw sa San Lazaro. Ay, apo, tigil-tigilan nyo na nga po yung kalokohan na yan. Kung sino na naman po gumawa nito, hindi po kayo nakakatulong. Yes po. Kung alam na po dapat namin yan, ang Task Force NCOV ng Tarlac City, dapat alam na po kagad yan. Kasi may pananagutan po yung hospital na binabanggit po dito sa fake na naman na text na naman na to. Ay, apo, huwag nyo na pong ikalat ito. Kasi sabi pa niya sa huli, huwag nyo muna pagkalat sa ibang group. Oh. Nako, ay apo kayo, kumalat na nga, umabot sa akin. Huwag po kayong naniniwala dyan, hindi po totoo yan. Hindi po kayo nakakatulong at yung gumagawa naman po niyan, hindi rin po nakakatulong yan. Ay, nako. Positive vibes na lang tayo. Ha? Paano ba bang positive vibes, Ali? Pag nakikita ko po si Mayor yung mga ginagawa niya. Yan na lang. Yung pagpunta niya po sa mga barangay-barangay na siya na mismo yung tumutulong, hindi na kailangan pumunta ng tao sa City Hall at mga services po na hatid ng City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Cristy Angeles. Ito nga po ang mga yon. Angel Care Program. Public service mula 2016. Muling ma-feel ang Angel Care Program ni Mayor Cristy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Free anti-rabies vaccine ang makukuha para sa iyong mga alagang aso at pusa. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Cristy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling ma-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Cristy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Know your blood type sa free blood typing na hatid namin. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Cristy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling ma-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Cristy Angeles sa 76 na barangay sa Tarlac City. Mga nag-iibigan ay pagbubuklo rin. Libreng kasalang barangay ang handog namin. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Cristy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling ma-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Cristy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Less consumption sa free late birth certificate registration. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Cristy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling ma-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Cristy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Aksyong legal ba ang kailangan? Free legal advice ay tanggapin ng walang alinlaman. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Cristy Angeles. Angel Care Program, public service mula 2016. Muling ma-feel ang Angel Care 17-in-1 program ni Mayor Cristy Angeles sa 76 na barangays ng Tarlac City. Libreng salamin para sa malinaw na paningin. Angel Care, hatid ng City Government of Tarlac at ni Mayor Cristy Angeles. Alright, nagbabalik po tayo sa Kaisa Radyo Patrol 96.1. Yes po, closing na po kami. Ayan, may babanggitin natin si Tang Mading eh. Oh, yes. Yeah. Ang tungkol sa Karanyan Basketball League ng mga kabataan na pinangunahan ni Chairman Mon Nepo Flores. Yeah. Congratulations po sa SK Chairman ng Karanyan sa successful na basketball liga sa kanilang barangay. Ayan, oh. So, dahil alas 10 na nga ulit at sa susunod na edisyon ng ating Kaisa Radyo Patrol sa Webes dito sa 96.11 FM Tarlac. Ako po si Edsel Killing at bumabati po sa inyo ng magandang umaga po lahat sa inyo.
At sa pangalan po ng ating Mayora, Mayora Cristy Angeles, ito po ang inyong Suki Simpapawid, si Tatang Mading De Leon ay nagpapasalamat po sa inyong pakinig. Sana po sa susunod na Webes makinig ulit po kayo upang inyong malamat mapakinggan lahat ng mga programa at proyekto at aktibidades ng ating Mayora Cristy Angeles. Babayo! Yes po, tutok lang po sa Tarlac City Information Office. Muli ako po si Eliza Miranda, ang inyong lingkod, mga kaisa. Have a nice day po. Bye! Din natin